3, 2, 1. Ang Legalismo sa Biblia at sa buhay ng Kristiyano. Ito ay isang paraan ng pag-iisip tungkol sa kanilang kaligtasan, kung saan ibinabatay nila ang kanilang spiritual na paglago. Binabaluktot ng legalismo ang katotohanan ng Ebanghelyo. Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Ako'y namamangha na kay dali ninyo nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangangaibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Binabasa natin ang mga salita ni Jesus at ni Apostol Pablo habang binabalaan nila tayo tungkol sa bitag na tinatawag nating legalismo. Ang legalismo ay isa sa mga pinakadakilang magnanakaw ng mga benepisyong Kristiyano. Inaagaw nito sa mga tao ang kanilang pangunawa sa salita ng Diyos at lahat ng mga benepisyo ng biyaya ng buhay. Ito ay isang nakakasirang termino na tumutukoy sa paglalagay ng batas kaysa sa ebanghelyo. Isang ebanghelyo lamang ang mabisa para sa kaligtasan, ang ebanghelyo ng biyaya. Ang pagdaragdag ng anumang iba pang pangangailangan sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya ay nagpapababa kay Jesus at nagpapababa ng kanyang gawain sa krus. Kung ang pagsunod sa batas ay makapagpapatuwid sa atin sa harap ng Diyos, kung gayon, hindi na kailangang mamatay si Kristo. Inimok ng mga Judaizer ang pagbabalik sa batas, Mosaic, bilang pinagmumulan ng pagbibigay katwiran. At sila ay prominente sa unang simbahan. Ang mahalagang katotohanan ng pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, sa halip na sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, ay tinatanggi ng mga Judaizer, mga legalistikong Hudyo na iginiit na dapat sundin ng mga Kristiyano ang Mosaic Law. Iginiit na ang kaligtasan ay nangangailangan na ang isang tao ay tuliin bago sundin ang kautusan ni Kristo. John chapter 8 verse 31 to 33. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, "Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo." Sa kaniya'y kanilang isinagot, "Kami binhi ni Abraham, at kailanmay hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo, kayo'y magiging lala?" Nang nalaman ni Pablo na ang maling pananampalatayang ito ay itinuturo sa mga simbahan ng Galacia, gumawa siya ng isang sulat upang bigyang diin ang ating kalayaan kay Kristo at upang kontrahin ang pagbaluktot ng ebanghelyo na itinaguyod ng mga Judaizer. Sa tuwing kumikilos ang Diyos sa makapangyarihang paraan sa simbahan, palaging gagawa si Satanas upang guluhin at sirain. Gayun din ito sa mga simbahan ng Galacia. Mabilis na pinasok ng mga legalista ang mga simbahan. Nagtuturo ng kaligtasan ng pananampalataya at mga Acts chapter 15 verse 1. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, "Maliban na kayo'y mga agtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas." Nang malaman ni Apostol Pablo ang tungkol sa maling doktrina, dahilan kung bakit sa Galatians chapter 5 ay kanyang pinagdiinan na sila ay manindigan sa kalayaan na natanggap mula kay Kristo at huwag nang magpaalipin pa sa kautusan ni Moses. Galatians chapter 6 verse 15. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Makikita rin natin ng iba pang halimbawa ng legalismo sa panahon ng bagong tipan. Matthew chapter 12 verse 1 to 8. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukirin ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kaniya, "Tignan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Datapwat sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David
nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya kung paano siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya ni ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang. Chapter 14 verse 1 to 6. At nangyari sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo ng isang Sabat upang kumain ng tinapay at inaabangan nila siya. At narito, sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Pariseo na sinasabi, "Matuwid baga o hindi na magpagaling sa Sabat?" Datapwat sila'y di nagsiimik. At siya'y tinignan niya at siya'y pinagaling at siya'y pinayaon. At sinabi niya sa kanila, "Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o sa isang bakang lalaki na mahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat?" Luke chapter 11 verse 37 to 38. Samantala, nang siya'y nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain kasalo niya. At siya'y pumasok at naupo sa dulang. At nang makita ito ng Pariseo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghalian. Ang Legalismo ay patuloy na pinalalaki ang kanyang pangit na ulo sa mga simbahan ngayon. Tinanong ni Pablo ang mga taga-Galacia, "Nasaan ang inyong pagpapala?" Galatians chapter 4 verse 15. "Saan nga naroon yaong iyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo, na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang iyong mga mata at ibinigay sa akin." Ephesians chapter 2 verse 10. "Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran." Tinanong ni Pablo ang mga taga-Galacia, "Nasaan ang inyong pagpapala?" Ninanakaw ng Legalismo ang ating kagalakan dahil binabawasan nito ang buhay Kristiyano sa pagsunod sa isang hanay ng mga tuntunin sa relihiyon. Tiyak, ang pamumuhay sa isang tamang kaugnayan sa Diyos ay nagsasangkot ng pamumuhay ayon sa kanyang mga paraan. "Saan nga naroon yaong iyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang iyong mga mata at ibinigay sa akin." Ephesians chapter 2 verse 10. "Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran." Ngunit ang pagsunod sa mga tuntunin sa reliyon bilang isang paraan ng pagkamit ng pabor ng Diyos ay isang malungkot at walang kagalakan na kapalit ng isang dinamikong paglalakad kasama ang Diyos. Ang Legalismo ay nagbubunga ng tunggalian. Ang pagkakabahabahagi at selos ang bulok na bunga ng Legalismo. Tinanong ni Pablo, "Ako ba ay naging kaaway ninyo dahil sinabi ko sa inyo ang katotohanan?" "Sila ay nanliligaw sa iyo, ngunit hindi para sa kabutihan. Nais nilang ihiwalay kayo sa akin, upang sila ay inyong habulin." Galatians chapter 4 verse 16 to 18. "Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapot mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo." Ang Legalismo ay nagbubunga ng pagkakahati. Hindi lamang binaliktad ng mga legalista ang mga taga-Galacia laban kay Pablo. Ang pagpasok ng Legalismo ay lumikha ng di pagkakasundo sa mga mananampalataya. Ngunit, kung kayo ay magkagatan at maglamunan sa isa't isa, mag-ingat kayo, baka kayo'y magtupok sa isa't isa. Galatians chapter 5 verse 13 to 15. "Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkurang kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa."
Pinag-iisa ng Ebanghelyo ang mga mananampalataya, ngunit hinahati naman ng legalismo ito. Ang legalismo ay nagbubunga ng katwiran sa sarili na nagsusulong ng mapagmataas na paghahambing at mapagmataas na paghuhusga. Luke chapter 18 verse 11. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga glupik, mga liko, mga mapangalunya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito." Inilalagay ng legalismo ang mga alintuntuning gawa ng tao kaysa sa pangangailangan ng mga tao, at binubulag tayo sa ating kapwa. Luke chapter 13 verse 14. At ang pinuno sa sinagoga dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat ay sumagot at sinabi sa karamihan, "May anim na araw na ang mga tao ay dapat mga magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo pagagalingin at huwag sa araw ng Sabat." Narito pa ang ibang halimbawa ng legalismo sa panahon ngayon. Kung paano manamit ang mga tao. Ang ilan ay nagpapataw sa iba na kailangan nilang magsuot ng ilang partikular na damit at iwasan ang iba pa dahil maaari itong magbunyag ng masyadong maraming balat. Ang mga tato ay isa pang punto ng pagtatalo para sa maraming mga legalista. Naniniwala sila, ngunit ito ay kanilang paniniwala lamang. Sila ay hindi makajos at hindi sila dapat taglayin ng mga tao. Muli, ang legalismo dito ay ang pagpigil sa simbahan mula sa pag-imbita at pagtanggap ng mga taong hindi nakakakilala kay Kristo sa pakikasama nito. Sa halip na maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos, nagiging hadlang sila. Narito pa ang ibang mga bagay kung paano tukuyin ang legalismo nang naaayon sa salita ng Diyos. Una, pagtuon sa mga batas ng Diyos higit pa sa kaugnayan sa Diyos. Nabubuo ang legalismo kung saan ang isa ay nag-aalala lamang sa pagsunod sa batas ng Diyos bilang isang layunin sa sarili nito. Ang legalismo ay naghihiwalay sa pagsunod sa pag-ibig at pagtubos ng Diyos. Ikalawa, pagpapanatiling mga panlabas na batas nang walang tunay na isinusumiting puso. Ang legalismo ay sumusunod sa panlabas habang ang puso ay malayo sa anumang pagnanais na parangalan ang Diyos, ang layunin ng kanyang batas o Kristo. Ikatlo, pagdaragdag ng mga tuntunin ng tao sa mga banal na batas at pagtrato sa kanila bilang banal. Sinaway ni Jesus ang mga Pariseo sa mismong puntong ito na nagsasabi, "Itinuturo ninyo ang mga tradisyon ng tao na parang salita ng Diyos." Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia kung paano may iwasan ng Kristiyano ang legalismo? Ang legalismo ay sanhi ng takot at pagmamataas. Takot kapag iniisip natin na hindi sapat ang dugo ni Jesus para iligtas tayo. At ang pagmamataas kapag tayo ay labis na nasiyahan sa ating sariling moralidad at minamaliit ang mga pagkukulang ng iba upang pagandahin ang ating sarili tungkol sa ating sariling mga kabiguan. Dapat nating tandaan na ang kautusan ay binibigay sa pamamagitan ni Moses. Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sariling gawa. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi bunga ng mga gawa upang walang magpapuri. Ang legalismo ay walang kabuluhan dahil ang mga alintuntunin tulad ng huwag hawakan, huwag tikman, at iba pang mga regulasyon ay may anyong karunungan. Kasama ang kanilang sariling pagsamba, ang kanilang huwad na pagpapakumbaba, at ang kanilang malupit na pagtrato sa mga tao. Ngunit wala silang anumang halaga sa pagpigil sa pagpapakasakit sa laman. Sa huli, ang legalismo ay walang ginagawa upang mapabuti ang moral na estado ng isang tao,
at kadalasan ay humahantong sa pagkukunwari. Dahil alam natin mga patibong ng legalismo, dapat nating tandaan na maging mapagbigay sa ating mga kapatid dahil Romans chapter 14 verse 4. Sino kang humahatol sa alila ng iba, sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuhay. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Romans chapter 14 verse 10. Datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawala ang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sabi nga, mahalaga din na huwag matakot sa legalismo hanggang sa punto na kinukonsinti natin ang kasalanan at kawalan ng batas. Dapat tayong lahat ay umasa sa Diyos upang tulungan tayong maging makatarungan at mabait at lumakad ayon sa katotohanan. Micah chapter 6 verse 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito muli, makikita natin na ang biyaya ni Kristo ay hindi nagtuturo sa mga Kristiyano na mamuhay ng walang ingat, kundi mamuhay ng mahigpit. Ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tanggihan ang kasamaan at makamundong pagnanasa, na isang napakalawak na obligasyon. Nangangahulugan nito na dapat natin suriin ang bawat bahagi ng ating buhay at mga simbahan upang maalis ang kasamaan. Muli, kabilang dito ang bawat aspeto ng buhay Kristiyano, pananamit, pagsasama, musika, libangan, at panitikan.